Magandang araw sa inyong lahat. Sa taong ito, kasabay ng pagdiriwang ng ika-500 taon ng Kristyanismo sa ating bansa, ay ipinagdiriwang din natin ang ika-150 taon ng ating pagiging parokya. Kaya samahan niyo ako na balikan natin ang isang maikling kasaysayan ng ating parokya. Nung una, ang Montalban ay isa lamang madawag at masukal na baryo na nasasakop ng San Mateo Rizal sa paanan ng bundok ng Sierra Madre. Mas kilala ito bilang Baryo Balite dahil sa maraming puno ng balite sa tabi ng ilog. Inagtagal ay nakilala ang ating baryo bilang Montalban mula sa salitang Espanyol na Monte Alba na ibig sabihin ay puting bundok. Ang ating namang simbahan ay dati lamang isang kapilya na nasasakop ng Nuestra, Señora de Aranzazu ng San Mateo Rizal na noon ay nasasakop pa ng Archdiocesis ng Maynila. Subalit noong ika-2 ng Hunyo taong 1871 ay itinayo ang ating simbahan bilang parokya ng Mahal na Birhen ng Santisimo Rosario. At ang unang kura paroko ay si Padre Eustaquio Guapo. Ayon sa isang kwento, may isang mag-asawang nagkaloob ng imahe ng Birhen ng Santo Rosario kay Ginang Juana Santiago Rodriguez o kilala sa pangalang Tia Aning. Ipinagkaloob ito ni Tia Aning sa ating simbahan na siyang naging pangalan naman ng ating parokya sa karangalan ng Santisimo Rosario. Ang atin namang kauna-unang simbahan o bahay-sambahan ay itinayo sa isang maliit na lote na pag-aari ni Ginoong Pantoleon Cruz sa lugar na ngayon ay tinatawag na Pasong Vista. Subalit nasira ang bahay-sambahan na ito ng lusubi na makastila ang mga katipunero. Magpasanggang ngayon ay makikita pa rin ang panulukang batong ito sa lote na pagmamay-ari ni Ginoong Gabino Cruz sa dike na sakop ng barangay Balite. Noong taong 1941, dumating ang ikalawang pandaigdigang digmaan sa pagitan ng mga Amerikano at Hapones. Sinakop ng mga sundalong Hapones ang Montalban. Marami sa ating mga ninuno ay lumikas sa kabundukan ng San Mateo. Nang lumisan na ang mga sundalong Hapones, ay pumalit naman ang mga sundalong Amerikano. Sa panahon ng mga Amerikano, isang pare, si Padre Nicolas San Juan, ang naging dahilan ng pagkakaisa at pananatili ng pananampalataya ng mga taga-Montalban. Siya ang nagsimula upang itayong muli ang nawasak na bahay-sambahan mula sa malupit na digmaan. Naging kaagapay niya ang bukas palad na pagtulong ni Ginoong at Ginang Jose Bautista Sr. sa paggawa ng kisame at altar. Noong taong 1945 ay pinagpatuloy ang pagsasaayos ng simbahan at naibalik ang lingguhang misa. Noong 1957 hanggang 1980 ay panahon ni Padre Pedro Santos. At sa panahong ito ay naitatag ang mga samahang panglaiko katulad ng Catholic Women's League, Apostolado ng Panalangin, Legion of Mary, Rosada ng Rosario, Kursilyo, mga choir, San Jose Barrio Council at Athletic Group. Noong 1980, pumalit naman ang bagong pari, si Padre Julio Cesar o Chiqui Martin.
manalo. Itinayo niya ang mga parish council sa iba't ibang pamayanan at ang mga ministry ng tinatawag na West Tibitla. Itinayo din sa kanyang panahon ang kooperatiba ng simbahan, ang Our Lady of the Most Holy Rosary Credit Cooperative. Sa panahon ni Father Manalo ay pinagplanuhan ang pagbabago ng bagong istruktura ng ating simbahan. Sa taong 1982 ay pinalitan ang pangalan ng Montalban at ito'y ginawang Rodriguez bilang pagparangal sa anak ng bayan na si Yulyohyo o Amang Rodriguez Sr. Taong 1983, ang buong lalawigin ng Rizal na noon ay nasasakop ng Archdiocese ng Maynila ay ginawang isang nagsasariling diocese ng Antipolo. At ang unang obispo nito ay si Monsignor Protasio Gumbo. Taong 1987 ay dumating ang isang bagong pari, si Padre Arnel Lagarejos na nagpagawa ng simbahang ito. Simulan niya ang pagbabago ng ating parokya sa pagbubuo ng Parish Pastoral Council at ang konseho sa iba't ibang barangay. Siya namumuno at nagpapalakad ng programa sa mga maliliit na pamayanan. Sa panahon ni Padre Lagarejos ay itinayo ang Ave Maria Formation Center para sa samahang Kristiyano ng parokya. Naging aktibo rin ang mga PPC at ang West Tibitla sa buong bikaryato, ang Vicariate of Our Lady of Aransandu. Sa panahon ni Padre Lagarejos ay nakita ang pagdami ng mga nagsisimba, lalo na sa mga kabataan. Taong 1990 to 1996 ay panahon ni Padre Alfredo Ganson. Nagliyab ang apoy ng pananampalataya sa ating parokya sa pagbubuhos niya ng kakaibang pagmamahal sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Taong 1996 hanggang 2000 ay panahon ni Padre Le Vincent Onilongo at siyang nagpasimula ng Parish Renewal Experience o PREX. Noong 2000 hanggang 2003 ay panahon ni Padre Noli Bumo na ipagawa ang Adoration Chapel at ang kasalukuyang Bell Tower. Sa panahon din ni Father Bumo ay naalis ang mga informal settler sa harap at sa likod ng simbahan. Sa taong 2001 ay itinayo ang isang bagong parokya, ang San Rafael Arcangel Parish. Taong 2003 to 2009 ay panahon ni Padre Bonifacio Chavez na isagawa ang pagsasaayos ng bagong himlayang katoliko. Gayun din ang paglilipat ng sanktuaryo sa kinalalagyan nito ngayon. Binago rin ang dating Ave Maria Formation Center at ito ay ginawang tatlong palapag. Inaayos din niya ang kasalukuyang patio upang ito ay maging isang parking area. Naidagdag din sa harap ng simbahan ang glass canopy na meron tayo ngayon. Taong 2004 ay itinayo naman ang isang bagong parokya, ang Maria Ina ng Kapayapaan. Taong 2009 hanggang 2015 ay panahon ni Padre Rowie Reyes na siya nagpalit ng kampana sa ating bell tower ng electric bell at ng ating bagong retablo. Sa kanyang panahon ay ganap na natapos ang Formation Center. Taong 2015 ay itinayo naman ang parokya ng San Isidro Labrador Parish. Taong 2015 hanggang sa kasalukuyan ay dumating naman ang inyong lingkod, Padre Rodrigo Iguia bilang kasalukuyang kura paroko. Taong 2016 ay itinayo natin ang parokya ng San Jose Manggagawa Parish. Sa aking panahon ay pinagtuunan ko ng pansin ang lay formation ng manggagawa sa ating parokya.
Ibinalik ko ang Paris Renewal Experience, ang Basic Bible Seminar, at ang Tipanan. Ibinalik ko rin ang BEC o ang Maliliit na Pamay ng Kristiyano. Inilunsad ko rin ang Dabayan Program para sa mga mahihirap sa ating parokya. Taong 2020 ay dumating ang isang hindi inaasahang pandemya dulot ng isang virus. At dahil dito ay marami sa ating mga kababayan ang nagkasakit, nawala ng hanap buhay, mga negosyong nagsara. Dalawang digmaang pandaigdig ang nalagpasanan ng ating parokya. Subalit hindi tayo nawawala ng pag-asa. Hanggang tayo ay may pananampalataya sa Diyos at nagkakaisa, malalagpasan natin ang pagsubok na ito. Patuloy tayong pagpapalain ng Diyos sa ating samasamang paglalakbay, kaya maligayang bati sa 150 taon ng ating pagiging parokya.